Mas pinagtibay pa ang mga nauna ng kasunduan ng Pilipinas at Vietnam. Kasunod dyan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Mula sa Laos, may report si Claisel Pardilla live. Rise and Shine, Diane o Audrey, at Rise and Shine din Pilipinas. Andito tayo ngayon sa Vientiane Lao People's Democratic Republic. At alas 8:30 mamaya ay formal nang uumpisahan ang 44th and 45th ASEAN Summit and related summit sa pamamagitan ng isang opening ceremony na inaasahang lalahukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago yan, isang bilateral meeting muna ang isinagawa ng punong ehekutibo kasama ang Vietnam. Pinagtibay pa ng Pilipinas at Vietnam ang kooperasyon at pagtutulungan. Kasunod ito ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at punong ministro ng Vietnam na si Pham Minh Chinh sa Vientiane Lao People's Democratic Republic. Kapwa iginiit ng dalawang leader na ipagpapatuloy ang mga napagkasunduan ng unang makapag-usap dalawang taon na ang nakalilipas. Matatandang nilagdaan ng Pilipinas ang Rice Trade Cooperation, Agriculture at Cultural Cooperation at ang Incident Prevention sa South China Sea. Nag-abot naman ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga sinalanta ng Bagyong Yagi sa Vietnam na nagdulot ng pagpanaw ng General Secretary ng Vietnam. Nangyari ang bilateral meeting isang araw bago umpisahan ang 44 at 45 ASEAN Summit and Related Summits. Mahalaga ang pagtitipon na magsisilbing plataporma para talakayin ang mga rehiyon at pandaigdigang isyu. Inaasahan ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga foreign leader. Isusulong ng punong ehekutibo ang interes ng Pilipinas kabilang ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Itutulak din niya ang pagpapalakas ng ating ekonomiya at paniniguro na maayos ang kapakanan ng bawat Pilipino. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. So my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Sa gaganaping ASEAN Business and Investment Summit, manghihikayat ang delegasyon ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Itinuturing ang ating bansa na most dynamic at best performing economy sa Asia. Makikipagpulong din ang Pilipinas sa kumpanyang TikTok para pag-usayin pa ang e-commerce sa Pilipinas. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa patuloy na pag-angat ng ating ekonomiya. 82 outcome documents ang inaasahang matatapos sa summit, kabilang na ang deklarasyon ng mga ASEAN leader sa pagpapaunlad ng ASEAN Outlook sa Indo-Pacific, pagpapalakas ng biosecurity at biosafety, at pagpapaigting ng kooperasyon laban sa droga. Audrey, siksik ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Siyam na event kasi ang isa sa gawa, kabilang ang plenary at retreat session. Ngayong araw din ay gagawin yung ASEAN Business and Investment Summit 2024 at magkakaroon din ng pagpupulong ang mga ASEAN leaders kasama ang dalawang malalaking kumpanya dito sa Laos. Audrey, mahalaga yung partisipasyon sa mga business meeting dahil nga target ng Philippine delegation na makahakot ng mga business investors na mamumuhunan sa ating bansa at tiyak na magbubunga ng mas maraming trabaho para sa ating mga Pilipino. Yan muna ang latest mula rito sa Laos PDR. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Claisel Pardilla.